Ang mais ay pumapangalawa sa palay bilang pinakamahalagang pananim sa Pilipinas. Isa ito sa pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay at pagkain ng mga Pilipino. Ang mais ay ginagamit sa pagpoproseso ng pagkain at isa sa pinakamahalagang sangkap ng patuka o pagkain sa industriya ng manukan at pagkahayupan sa bansa. Habang dumarami ang mga tao sa Timog Silangang Asya, na kumakain ng karne ng hayop araw-araw, ang pangangailangan para sa mais ay inaasahang tataas pa sa mga darating na panahon. Naghahain ito ng magandang pagkakataon para sa mga nagtatanim ng mais sa rehiyon na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Gayunpaman, nagbibigay din ng ibayong hamon ang pangangailangan ito sa ating mga magsasaka na mapataas pa ang kanilang ani. Ang International Plant Nutrition Institute at ang kanilang mga katuwang sa Timog Silangang Asya ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga magsasaka upang lalo pang mapabuti ang ani at kinikita sa pagtatanim ng mais. Ayon sa kanilang pananaliksik sa mahigit na 200 taniman sa may 35 rehiyon sa Pilipinas, Indonesia at Vietnam, ipinakita dito na maaari pang maiangat ang kasalukuyang ani ng mais ng higit sa 17% kung gagamit ng mataas na uri ng binhi at Best Management Practices o BMP. Ang Best Management Practices ay nagtataguyod ng angkop na mga pamamaraan sa pangangalaga ng pananim at nutrisyon ng mga halaman ayon sa pangangailangan nito sa isang partikular na lokasyon upang makamit ang pinakamataas na benepisyo mula sa BNP. Inihimok ng International Plant Nutrition Institute ang mga magsasaka na sundin ang konsepto ng 4R sa pangangalaga ng nutrisyon ng mga halaman. Ito ay ang paggamit ng akmang pataba sa akmang dami, sa akmang panahon at sa akmang lugar. Ang mataas na ani ng mais ay kaya nating abutin kung ating susundin ang BNP sa buong panahon ng produksyon nito, mula sa paghahanda ng lupang taniman hanggang sa anihin ito. Maaari pa nating pataasin ang ani ng mais sa pamamagitan ng mahusay na pangangalaga ng ating taniman. Nagsisimula ito bago pa man natin ipunla ang ating mga binhi. Ang pundasyon ng ating taniman ay ang lupa. Ito'y kailangang inihahandang mabuti upang matiyak ang pantay-pantay na pagsibol ng mga binhi. Pangunahing dapat pag-ukulan natin ng pansin ay ang pag-aararo. Sa pag-aararo, nagagawa nating pumaibabaw ang mga sustansyang mula sa lupa. Napapahanginan natin ito at napapabuti natin ang kakahayan nitong magtangan ng tubig. Pinuputol ng pag-aararo ang mga ugat ng damo at ibinabaon ito kasama ang iba pang mga labi ng mga halaman mula sa nakaraang taniman. Kapag inaararo ang lupa habang ito'y basa pa, lalo na ang lupang mabigat sa luwad o clay, maaaring magbuo-buo ito. Ang mga tipak ng lupa na may 6 na higit 6 na sentimetro ang lapat ay magdudulot ng di magandang pagsibol sa ating mga binhi. Kapag tiyak na natin na handa na ang lupa na araruhin, kung kaya natin pisilin na parang bola ang isang dakot nito nang hindi nagbabago ang hugis kapag iniiwan, subalit madali lamang nadudurog. Sa pag-araro, ang pagsuyod ay ginagawa lamang kung ang lupa ay hindi mabilis na basa o mabilis na natuyo. Sa pamamagitan ng pagsusuyod, binabasag natin ang buo-buong lupa upang magkaroon ng makinis at ligis-ligis na taniman ng mais. Mainam na taniman ng binhi ay dapat mabilis na nakasisip-sip ng tubig, subalit hindi tinitigilan ng tubig at may mahusay na pit ng lupa at binhi.
ang lupang malakit kung saan hindi madali ang pagtutuyo. Maaaring itaas ang tanim upang huwag mababad sa tubig ang binhi. Sa paghahandang maayos ng lupang taniman, ating napipigil ang pagyabong ng mga damo. Napapaganda ang kalidad ng lupa at ang kakahiyan nitong magtanga ng tubig at nasisiguro ang magandang pagsibol ng mga binhi. Mahalaga na mapanatili natin ang tamang agwat ng bawat tudlip sa bawat butas tanim sa panahon ng pagpupuno. Sa paggamit ng makinarya sa pagtatanim ay higit na nakapagpapadali ng proseso sa pagtutudling ng may tamang lapad. Kadalasan, ang pagtutudling ay kinakailangang gawin ng mano-mano. Mainam na gabay sa pagtutudling ang 1 meter ayon sa ninanais nating lapad sa pagitan ng bawat tudling. So, maaari rin gamitin ang 1 putol ng kahoy na may gayong haba. Makatutulong din ang paglalagay ng mga pat sa magkabilang dulo ng tudling upang mapanatiling tuwid ang mga tudling. Ng mga mainam kung ating gagamitin ang mga ito sa unang ilang hanay ng mga tudling hanggang sa tayo'y maging bihasa sa pagtatantya sa tamang layo ng pagitan ng mga. Kung nailatag na ang mga tudling, maaari tayong gumamit ng meter C na may tanda ayon sa ninanais na layo sa pagitan ng bawat butas. Sa unang pagtutudling, makabubuting gumamit tayo ng meter ng tuloy-tuloy hanggang sa tayo'y masanay sa pagtata ng sa pagitan ng bawat butas tamang spot upang tiyak ang sabay-sabay na pagbinhi. Itanim ang mga sa mga masam parte ng tabunan ito ng sapat na dami ng tabunan ang binhi sa may katamtamang babaw lamang upang mabilis itong makasibol bago pa lang maubos ang nakalaang pagkain nito sa buto o di kaya'y maatake ng mga insekto o sakit. Simpleng instrumento gaya nito ay ginagamit itulak ang binhi sa butas tanim. Ito ang tinatawag na Parmalite. Napatunayang ang paggamit nito'y nakakatulong para sa pantay-pantay na pagsibol ng mga binhi. Maging maingat tayo sa paghawak ng mga binhing ginamitan ng fungicide o pamamatay insect. Sapagkat ang mga ito'y may taglay na last, gumamit ng guwantes o iba pang maaaring magbigay ng proteksyon sa ating mga kamay. Hugasang mabuti ang kamay gamit ang sabon at tubig pagkatapos ng magtanim. Higit sa lahat, itago ang mga inimbak na binhi sa lugar na hindi maaabot o kaya ay makikita ng mga bata. Pinakamahusay na paraan ng pamamahala. Panatilihin ang angkop na layo sa pagitan ng mga tudling at mga butas tanim. Gumamit ng binhi na may mataas na kalidad, magandang kakayang sumibol at mabuhay. BNP, Best Management Practices, pinakamahusay na paraan ng pamamahala ng ating taniman. Pag-aani ng benepisyo ng BNP. Mahalagang anihin ang mais sa tamang gulang para sa magandang uri ng mga butil at upang maiwasan ang malabis na pagkasayang pagkatapos ng anihan. Nagiging magulang ang mais magmula hanggang 8 linggo pagkatapos. Ang pagkakaroon ng itim o black leg sa parte ng butil ng mais kung saan ito ay nakakabit sa butil ay hudyat na tumitigil na ang pagdaloy ng pagkain nito. Kapag ito'y nangyari, hindi natataas ang timbang ng butil ng mais. Ang black layered ay unang napapansin sa mga butil mais na nasa itaas na parte ng puso ng mais.
magulang na ang puso ng mais kung may 75% na butil, sa gitnang bahagi nito ay meron ng black layer. Sa anyong panlabas, masasabing magulang ng mais kung may paninilaw na ang mga dahon, panunuyo ng mga buhok, at paninigas o panginintab ng mga butil ng kapag ganito, maaari nang anihin ang mais. Ang taglay na halumigmig ng butil ng mais ay karaniwang nasa 30 to 35%. Upang maiwasan ang pagkasira ng mga butil, kapag ito ay hihimayin na, ang halumigmig nito ay dapat nasa 18 to 24% na lamang. Dahil dito, ang mais ay kadalasang iniiwan mo nang nakabilad sa bukid nang may isa hanggang dalawang linggo makaraang ito ay mahinog bago ito anihin. Sa pamamaraang ito, ay maaaring gawin kung maganda ang panahon at hindi magiging suliranin ang pagkabawas ng ani na sanhi ng mga daga at ibon at sakit. Ang hinimay na butil ng mais ay dapat patuyuin ng hanggang 14% o mas mababa pa para sa mas mainam na pag-iimbak nito. Sa tamang pagpapatuyo ng mais bago ito imbakin, ay makatutulong sa pagpababa ng mga nasasayang na butil sanhi nang wala sa panahong pagtubo, pagkakaroon ng amag, at paglaganap ng mga insekto. Ang mga butil ng mais ay maaaring ibilad sa araw ng may isa hanggang tatlong araw, depende sa halumigmig nito at sa kondisyon ng panahon. Anihin ang mais sa tamang panahon at siguraduhin tama ang halumigmig nito bago ito iimbak upang mabawasan ang mga nasasayang pagkatapos ng pag-aani. BNP, pinakamahusay na paraan ng pamamahala ng ating taniman. Best Management Practices.